Hindi raw armado at hindi naging banta kahit may iniindang sakit sa pag-iisip. Ganyan inilarawan ng mga kaanak ang dating sundalong nabaril ng isang pulis malapit sa isang checkpoint. Pero giit ng mga pulis, may baril ang lalaki. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Jessica, sa mga katagang makikita ninyo sa aking likuran, idinaan ng mga kaanak at nakakakilala ang kanilang panawagan sa nagpapatuloy ng imbestigasyon ng pulisya sa pagkakabaril at pagkakapatay sa isang dating sundalo na lumabag umano sa enhanced community quarantine. Pagtawid ng isang lalaki sa tapat ng checkpoint sa Maligaya Drive, Barangay Pasong Putik sa Quezon City, kasunod niya mga pulis. Nakatutok na ang baril ng pulis sa lalaki na pilit pinadadapa. Nagtaas ito ng kamay pero hindi dumapa. Makikita rin sa CCTV ang isang lalaki nakaputi na tila umaawat sa mga pulis. Nakausap namin siya kanina. Isang araw siya sa mga umaawat sa mga pulis ang tutukan ng baril si Winston Ragos o kilala sa barangay bilang si Ton, isang dating sundalo at alam daw nilang may diferensya sa pag-iisip. Tila balisa raw si Ton nang lapitan ng mga pulis itong Martes. Sobrang init. Parang nag-aano yung ano niya, parang siyang lakad siya ng lakad. Pero hindi siya nang-aano. Kanta lang siya ng kanta. So, nakakausap mo naman. So, nanghingi pa ang sigarilyo, sir. Nakinig pa, sir, yung sinabi kong taas. Sabi ko, taas mo yung kamay mo, kang gagalaw. Humarap po siya at nagpapaposas po siya. Okay. As sumisigaw pa rin po kami na, wag sir, kasi may tama po pa po yan. May tama po sa utak. Kaya kaso hindi kami pinapakinggan po eh. Pero ang pagharap ni Winston at ang akmang paghawak sa bag, naging kahina-hinala para kay Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr. Kaya... Matapos putukan ng dalawang beses sa mga pulis, naihagis pa nito ang kanyang bag bago bumagsak. Galit na galit ang namimighating nanay ni Ragos. Parang baboy. Parang ginatay. Hinatay na baboy, pinaagos ng tubo dyan. Ngayon, mayroon namang paraan na pwede lang barilin kung saan man, pilayan. Kinumpirma ng AFP na dating sundalo si Ragos na isinailalim sa Complete Disability Discharge o natanggal sa serbisyo noong 2017 matapos madiagnose sa may post-traumatic stress disorder. Nagsilbi siya bilang sundalo ng kabuang 7 taon. Ikinalulungkot daw ng AFP ang nangyari at ipinauubaya na sa pulisya ang imbestigasyon. Pero ngayon pa lang tila inaabsuelto na ng pulisya si Florendo sa anilay naging judgment call nito sa isang tensyonadong sitwasyon. Malinis din daw ang record ni Florendo na siyang field training officer o tagaturo sa mga police trainee na nagbabantay sa checkpoint sa mga oras ayon. Pumutok siya nung humarap na itong suspect na huhugot na doon sa bag ng baril niya. Pag nasa state of survival ka, ano ang kasunod? That is your judgment call sa part ng police. Kasi anong gagawin mo? Kung nahugot naman at naitutok sa'yo, ikaw yung mamamatay. Base sa PNP operational procedures, binibigyan ng diskresyon o kalayaan magdesisyon ng isang pulis kung anong may tuturing na reasonable o makatwirang puwersa depende sa kanyang basa sa sitwasyon para harapin ang anumang banta sa kanila. Pero nakasaad din dito na makatwirang dapat ang paggamit ng baril para sa self-defense o pagdepensa sa sarili. Pero dapat ang banta ay aktwal, napipinto at tunay. Ito ang hindi matanggap ng mga kaanak ni Ragos at sa ilang mga nakakilala sa kanya. Aminado silang diagnosed schizophrenic si Winston na nakuha raw niya sa pagsusundalo. Pero hindi raw siya ni minsan naging marahas o nanakit ng kapwa. May mga maintenance nga raw siyang iniinom para sa kanyang kondisyon. At paano raw ito magiging banta sa kahit kanino kung wala naman itong hawak na armas tulad ng sinasabi ng mga nag-iimbestiga? May kapabayaan man po kami. Hindi naman namin dinidinay yun. Hindi namin pinagkakaila yun. Pero yung sasabihin nilang may baril ang kapatid ko, hindi po totoo yun. Kilala po namin tayo, hindi po nagdadala ng baril po yun. Kaya walang takot sa kanya dito, sir. Nakita man doon, may na-recover na baril. Yan ay karapatan nila. Kung kamag-anak man sila, o magulang sila, siyempre, wala silang gagawin kundi idepensa yung pamilya nila. Pero kaya nga nagkakaroon ng investigasyon. Iniimbestigahan na ng National Police Commission on NAPOLCOM at Commission on Human Rights ang insidente.
Sinubukan nating hanapin para makunan ng pahayag ang nakabaril na si Master Sergeant Daniel Florendo Jr. sa kanyang mother unit sa QCPD Station 5, Jessica. Pero wala siya kanina at nagbibigay daw ng pahayag sa Internal Affairs Service ng PNP kaugnay pa rin ng isinasagawang imbestigasyon. Jessica.